muli tayo matapos, no? Para bahagi po ng pagdilos natin ngayong araw na ito. Magstayo po tayong lahat. Sino ang pinakamatanda sa inyo? Sino ang pinakamatanda sa atin dito sa parokya? Sino ang pinakamatanda? Maliban kay Brother Tony? Sister? Ilan taon na kayo, sister? 16? 77? Sino ang pinakamatanda sa 77? Wala? Pinakamatanda yung 77? O, sister, natin kayo nito. Kayo mag-lead ng prayer. Dito kayo, kayo mag-lead ng prayer. O, tayo yung mag-gabayan tayo na ating elder. Elder. Hindi elder, hindi elder. Nuno. Pagsitayo po tayo lahat para sa isang panalangin. Ang mga Diyos sa langit, ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at pinadakila sa gabi nito. Panginoon, sinabi mo na kung may dalawa at tatlo na nakapag-ipon, nakamangka na iipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Panginoon, sa mga oras na ito, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang kami ay magiging magandang presensya namin sa gabi ito ng aming pagpupulo o recollection po, Panginoon. Panginoon, lahat kami ay dumudulog sa iyo, humingi ng awa upang kami ay bigyan mo ng lakas ng aming mga kalusugan, lakas ng aming isipan, at upang kami, Panginoon, ay makapag-participate sa recollection na ito, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, si Father Jesse, na bigyan mo din siya ng kaalaman o wisdom upang mai-impart sa amin ang kanyang kakayahan o kanyang kaalaman tungkol sa iyo, Panginoon, upang kami ay lumago sa aming pananampalataya. Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin din namin ang lahat ipanawala pa rito ay sana'y makarating o makatanggap din ang biyaya ng nanggagaling sa iyo. At ngayon po, Panginoon, ito ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. All together. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Magandang gabi. Maraming salamat po, sister, sa iyong panalangin. Susunod ay picture. Para may prueba kung sino ang dumalo. Salamat. Okay, ang aming pong nais na bigyan pa sa inyo, sabi nga ho natin, kasi itong magkaroon na ito, bilang paghahanda ng tinatawag po nating Novena Years para sa taong 2021. No? So ito yung 9 years. Sabi nga, bakit po 9 years? Kasi Novena, no? Novena natin, hindi lang araw, no? Taon. Ang binilang namin ay paghahanda para sa 2021. Okay na sana ako ay itong 2021
Ang pinakatema nitong night message na ito ay Share Christ, Live Christ. Ibahagi si Kristo, isa buhay si Kristo. No? Yan po yung tema sa loob ng siyang taon ito. Kaya paari siguro naririnig nito, mula taon na muna, sinimulan natin ito, ay Live Christ, Share Christ, Live Christ. Pakiulit mo po? Balitad. Aliman ka sa dalawa, ang mauna, pero dami ang pagkasama. Live Christ, Share Christ. Hindi lang sapat na tayo ay mabuhay. Hindi lang sapat na tayo ay magbahagi. Pinakalang magkasama. At sa taon na ito, makita po natin yung nakalipas sa taon, yung nakalipas sa taon, yung ano yung taon na nakalipas? Year of? Ano ka lang ako? Year of? Year of? Yung mercy of 2000, hindi kasama yan sa ating 9-year preparation series. Medyo ina tayo ay sinama na rin yun kasi nga gawa ng itinakda ng Santo Papa bilang year of mercy. No? Ang talagang tema dapat talaga, original na tema ng nakarang taon ay year of the family. No? Nakarang taon. Ngayon, nung nakaraan itong nakalipas sa January kasi ay Eucharistic Congress na ginawa mo sa Cebu. So, tatlo. Year of the Family, Year of the Eucharist, and Year of Mercy. No? Pinagsama yung tatlo niyon na binigyan ang tema na On Bended Knees. Nakapiklot na tuhod. No? Yung nakaraan. Yung celebration namin ng Jubilee Year, ginawa natin nung nakaraang taon. Pero ngayon, ay Jubilee Year pa rin kasi talaga ang Jubilee Year natin ngayon ay mula itong taong November 28, 2016. No? Yan talaga yung 50 years hanggang November 28, 2017. Kaya ito po ay bahagi ng aming pagdiriwa na ngayon po ay itinilagay yung 12 Jubilee Churches of the Diocese of San Pablo. Bilang bahagi po, no? Pero last year, nagdiwa na tayo. Kaya hindi po inalis yung 50 years na yun. Ngayon, ito, Year of the Pies. Communion of Communities. Communion of Communities. Sa ilang bahagi po natin, nais natin na bigyan ng pag-inilay niya sa ilang mga pagkakataon na may papaliwanag po natin siguro yan. Pero isang taon mula ko ng nakaraang November, yung Year of the Parish. Na Parish as nilagyan natin dito, Parish as Agents of Dominion, Participation and Mission of Parish Communities. Yung general tanong term niya ay forming BEC as agents of dominion, participation and mission of parish communities. Pero yung sa t-shirt ninyo ay makikita niyo po sa t-shirt ninyo ay nakalagay doon ay I am an agent of dominion, participation and mission and mission of parish communities. Pero tingin po natin later on sa ating mga pagkilos. No? So, paano tayo higit ng katugod. Pero pinigilagyan natin kung ano baga yung kahalagahan ng parokya bilang communion of communities. Pagkakasama-sama ng mga komunidad, pagkasama-sama ng komunidad. Sabi nga po ito, forming BEC. Pagkakamayon tayong tawag na BEC, no?
ay tawag na kay BBC, no? Pero hindi talaga BBC. Bakit? Hindi nagpupulong eh. No? Kapag sinabi natin BBC, ano yung sabihin ng BBC? BBC Ecclesial Community. No? Yung BBC natin, tawag lang natin BBC. Pero hindi talaga BBC yun. Why? Wala mo lang meeting yung BBC natin. Later on, I will try to discuss that kapag pinag-usapan natin ang dalawang patron sa sabay ng Kristiyano. Next. So, communion. Tayo sa panahon ng pagdiriwa ng misa, tayo nagko-communion. Na communion. Ano ba ang ibig sabihin ng communion? Yan ang mahalagang mga mahalagang true. Yan ang makikita natin mga mahalagang kapag pinag-usapan natin ang agent of communion. Ano pa? Pag sinabi natin true, well, una muna yung pag sinabi natin communion ay nagaling sa dalawang salita yung communion. Ano yun? Ko at saka union. Yung ko ay we. Ang union, kaisa. So, with unity, kapag sinabi namin communion, kaya na number one na makita po natin kapag pinag-usapan natin ang BEC, ang pinag-usapan natin ay parokya, forming of communities, napakahalaga po yung communion. Presence. Una-una, presence. Kinakailangan present ka. Kinakailangan andun ka. Kahit na wala kang ginagawa, ang mahalaga ay naandun ka. Kasi wala mo akong ginagawa. Alam niyo, kami mga pare, nag-meeting kami, Monday, maging ko manay General Assembly or Presbyteral Council meeting. Wala lang. No? Komisyon, nandun ko lang, nakaupo ka lang. May mga dinidiscuss. Komisyon, hinihingi, magtaas ka ng kamay, mayroon ka bang opinion. Sa dami namin, komisyon, hindi ka lang nasasagtan. Pero, alam, malagay na nandun ka. Bakit? Parang nalaman mo, ano ba yung galaw? Saan ba tayo patutungo? Yung, kasi kapag wala ka, wala kang alaw. No? Paano mo masabi na, kasama mo ako sa Espiritu? Hindi mo alam kung saan ang Espiritu ng patutunguhan natin. Paano mo tayo mga kasama? Pero tayo mga Pilipino, alam nyo, isa sa maganda natin mga Pilipino, mahilig tayong sumama. Sabi na natin, kami seminarista, naalala ko tuloy, na may bibili lamang sa bayan, gusto may kasama. Gusto may kasama. Magpapaalam. Sasama ko po dito. May bibili lamang sa bayan. So, kasi yung pong seminaryo sa San Pablo, nasa Concepcion. So, may isang baryo pa ko yun bago magbayan. Pero sana po makita natin, ano? Sana po sa pagkilos natin sa ating parokya, napakahalaga po yung presensya namin. Yan sa kaya nga, sabi nga ay kinukuha ko ang picture para kung sino yung present. No? Kasi mahalaga, mahalaga po yung presence pag pinag-usapan natin ang communion. Doon pa lamang, ay di lalo na, mas malalim na yung alin. In union. Kasama ka, hindi lang mo physically, pero kasama ka sa pagkilos, kasama ka sa kaisipan. Makita po natin, sabi na natin, truth. Pag pinag-usapan natin ang katotohanan, kasama saan? Hindi sa kalokohan, kundi sa katotohanan. Ano yung truth? Fidelity. Constancy. Ano ba yung fidelity? Ito. Tapat. Tapat. Balik na rin yung tapat. Anong lalabas?
Balik-balik mo ang life mo ng kapat. Ano ba ito, Pats? Ha? Ano? Balik-balik mo. Ano ba ito, Pats? Kapat pa rin. No? Yan, makita nyo. Ang life ng kapat, ng pinagbalikan mo, kapat pa rin. No? Kaya, kapag sinabi mo kapat ka, tapat ka pa rin. Kahit kapaligtad ka. No? Kaya, bahagi po, no? Si E, A, B, A, T, no? So, palit na rin mo, ang huli, T. Ang susunod sa huli, A pa rin. Ang gitna, P. No? Tapat pa rin. Kaya fidelity, constancy, pag sinabi natin constancy, the same. No? Constant. Hindi pa bago-bago. Number five, sincerity in action. Character and uterus. Later on, makita po natin pahalagaan ng uterus. Sincerity in action, character and uterus. Kahit na huwag sa pagkasalita, kinakailangan maging bahagi. Hindi ka lang magsasalita pagkatapos iba yung ginagawa ko. No? Pag sinabi mo ka pa. At from certain fundamental or spiritual reality. No? Hindi lamang physical na katatayuan kapag sinabi nating katotohanan ay ito ay bumabalagtas sa isang katotohanan na higit na nakikita ng ating mga mata. No? Kasi ito kapag sinabi ng katotohanan, ina, lagay ka na sa atas na mayroong spiritual na kalalagayan. So kapag sinabi namin dominion, yan ang daw. Kasi tayo hindi pwedeng magkasama-sama na ano, walang daw, hindi tayo magkakaisa. Kasi sabi nga natin, kapag nakaupo mo ang the same upuan o the same mesa, ang hindi mula, para kang sinisindihan sa kwet. No? Parang may sili ka sa kwet kapag walang pag-ibig. Pero yung pag-ibig ay na kapag naandyan, kahit magdamag kayong makasama, no? Hindi na ang problema. So, napakahalaga yung elemento ng lab kapag pinag-usapan. Ito yung mga katotohanan kapag sinabi natin, dominion of communities. Ano pa? Kapag kumisan mo sa ating partidos, there is always a struggle between truth and love. Parang napangit ko na po ito sa isang usong mga homies. Sabi na natin, Ellen, truth minus love equals ang kabutuhan na walang pag-ibig ay anong binagin ko naman ba? Anong sabi ko? Oh, bro, ba? Brutality. Ayon. Ayon ang labas mo. Kapag katotohanan ng walang pag-ibig, mga mangyayari sa iyo ay hayop lamang. Totoo man yan. Pero walang pag-ibig, brutal ka. Brutal. Kaya ito yung napakalaking akin ngayon sa kapanahonan na ito. Na makita po natin. Kaya po ang taigdig ngayon ay puno ng brutal. We are always looking for the truth. Kaya lang, sinasabi natin ang pag-ibig. Kaya anong nangyari? Nagiging brutal tayo. Bahagi mo. Tapos ba? Kapag nga tapos na yung ano, kasi medyo 30 minutes lang yan, medyo yung sinacharge ko yung kabila. So, brutality. Kapag nga kapagbaliktad, love minus truth. May pag-ibig. Huwag mo nang pag-ibig pero walang pagkatuanan. Ano lalabasan? Truth without love is brutality. Love without truth. Naku, may isang diba kapag nagmamahal ka sa anak mo, sa asawa mo, kung isang pinatago mo yung katotohanan, no? Ayaw mo sabihin kung ano yung totoo, kasi bakit ayaw mo siyang masaktan, you still give or help.
Hindi. Hindi. Isang brutality. Ito. Ano lang sa? Anong sagot niyo? Equals? Hypocrisy. No? Hypocrisy. Yan yung salitang ginamit ng presidente sa mga Katoliko. Hypocrites. Lalang-lalang sa mga parang mga obispo. No? Kasi puro lang daw kayo pagmamahal. Wala daw kayo kapatuanan. Ito rin yung bahagi yung kung saan sa banal na kasarapan, ito yung sinasabi sa mga iskriba at mga paraseyo. Yun ang hypocrites. Bakit? May pagmamahal na walang katotohanan. Yun daw ang naging bahagi ng partidos. Well, sabi nga kung isa, depende kasi kapag pinag-usapan natin yung katotohanan. Well, yun ay mga pagtingin. Pero kapag ikaw ay nagmamahal at inaalis mo ang katotohanan, when you do not face the truth, puro pag-ibig lamang, we become hypocrites. We become hypocrites. So, napakahalaga na magkasama yung dalawa. Love and truth. Nandun palagi. Kinakailangan ito na magkasama. So, ano pa yung term na ginamit? Participation. Participation. Kinakailangan natin yung mas maayos na participasyon. Alam nyo kanina, kasi kanina nagpunta kami doon sa bahagi ng bibigyan ng tiles. No? Kasi ilalagay sa namin dito ay may design. Ang tawag talaga ay, well, ang tawag ay Machuca tiles. Pero talagang term na ginagamit ito ay brand name kasi Machuca. No? Pero talagang brand name ay Baldosa. No? Ito ay bahagi na kung saan ay medyo lagyan natin ng konting design. Medyo mas mahal dito. No? Kasi lumalabas yun na itong 60 by 60. Yun ay lumalabas yung 900. 900 ang pinakamababa kasi bawa kuminsan magkakaiba kasi ng design, magkakaiba ng kulay, medyo mas mahal. Ang pinakamababa ay 100. No? So, yung isang 60 by 60 ito, ay lalabas na 900. Ito, tinagilan natin ng 500. Hindi pa kasama po ng labor. Sabi nga ay, well, isa sa mga nai-suggest, mga mga kasama namin, yung mga sabi ay, sana magkaroon ng mas maayos na participation dito sa ating ginagawa na ito po ating sa ating ginagawang yung kapag palaspas. No? Pag palaspas ay kinakailangan natin na tulungan din yung mga tao mag-participate. No? Kasi pala nangyari. Alam nyo, kaya ako ginawang bahay-bahay yun. Ay para sana mag-participate din yung mga tao sa bahay. Sila mag-ayos. No? Tutulungan lang ninyo yung mga nakakasal. Pero sana, ay tulungan nyo sila mag-participate. No? Ay ito kasi yung mga ginagawa natin, baka nangyari lang ang ganit. We make them simply as spectators. No? Tayo, nagpa-participate tayo. Ang isa siya sa'yo, bakit hirap-hirap kami? Bakit? Kasi lahat ang trabaho ay atin. We do not delegate. Hindi natin pinuturuan ang mga kasama natin na ito ang gawin mo, tulungan mo ako. No? Simbahan tayo eh. Hindi ko ito simbahan. Simbahan natin to. No? Hindi mo yan simbahan. Simbahan natin to. Kaya kinakailangan yung participation. Dapat may ka-participation ng bawat isa na makapagpare. We belong to one church. Tell me one time. May nakausap ako na protestante. No? Sabi niya, hindi niya naiintindihan, hindi ko rin sa
protestante, ng katoliko, ano? Pero sabi niya, bakit? Sabi ko, o Diyo, ay umalis ka na ron. Kasi marami sakit na ang sinasabi. Ano? Sabi niya, Father, hindi na. Bakit? Malaki na ang puhunan ko doon. Tayo, ay puhunan ko sila sa simbahan natin. Ginagawa tayo baga ay naging dahilan para they become participating in our church o they simply become audience. No? Nagmamasid lamang. Nagmamasid lamang. Why? Simply because ako nga 20% only go to church every Sunday. So kinakailangan ko participation. Tayo ang mga parang simbahan, hindi lang dapat tayo ang kumikilos. Kinakailangan, maramdaman natin yung partisipasyon, hindi lang natin, ngunit ng mga tao na sa kasamahan natin, no? Na sa pagkilos na ginagawa natin. Dito, bilang kasapi ng simbahan. Kasapi ka ba? Kasapi ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Wala o. Paano ka naging kasapi? Tumapit ka ba ng musa? Hindi po. Ba't masabi kasapi? Kasi bininyagan po ako eh. Pero, participative ba? Tayo bang mga taga-simbahan? Do we involve them to become participative? Niyayaya ba natin sila na sila ay magiging bahagi ng pagkilos natin sa ginagawa natin dito? Eh, kung minsan, sa bahagi o ng pagtugon natin, kahit ako dito, no? Sa ating, sabi nga namin, kung minsan dito sa ating time, sa ating mga, kahit kayo pa hindi nagsisimba, hingihan ninyo. No? Kahit pa lang doon, magkaroon siya ng partisipo, baka positive ang para doon. No? Pero, maging involved sila na, ah, this is my parish. This is what I belong. No? So, we like them to participate. Okay, ano pa? Then we speak of mission. Kasi kapag mayroong participation, we could reach the mission. Kaya nga, ang bahagi po rito ay bahagi ng mga salita na ipinahayag. No? Agents of communion, participation, and mission. Kinakailangan din tayong maging missionary. Mission. Kapag sinabi natin mission, ay medyo mabigat itong mission eh. We have to travel, kapag sinayo, missionaryo ko ito, missionaryo. Hindi ito yung regular pa. Kinakailangan mag-isita. Ito yung sinasabi ko ni Paul Francis Talet. We go to the peripheries. We have to go to those who have not been traveled before. Pumunta tayo sa mga lugar na wala pang nakakapunta. Missionary eh. Wala pang katoliko doon. Doon ka pumunta. No? Pinang misyonaryo eh. So, ito yung nakita natin mga hamon. Yan, mga mabibigat lang na salita. No? Kaya, patis lang po makita natin kung ano yung ibig sabihin. Hindi ko lang po nailagay rin kasi hindi pa nagagawa yung mga term. Agent of communion, participation, and mission. Okay. Parish and social transformation. Ito yung nais natin makamit. Ang pagbabago ng lipunang ginagalawan natin. Ito yung nais natin na mabigyan ng diin. Mayroon makita pag-ibol, paglago, pagkilos, ang tawagin natin ay paglaki na ipinamamanig ng ating parokya. At saan? Nakatutulong ba sa lipunan na ating ginagalawa ang tinatawag po natin paglago na ito? May ugnayan ba yung parokya or it is something na yung parokya natin ay itouch
from reality. Okay. What is a parish? Well, at least kahit konti yun, ano ba yung parokya? Nung nakaraang Monday, ay sa meeting ko ng Presbyteral Council, ay inaprubahan yung bagong maging isang parokya, yung bahagi ng bahe, yung dati ko pong parokya, inaprubahan na yung isang section doon, kasi malaki naman yung bahe, ay yung isang bahagi roon ay ginawa ng parokya, inaprubahan na doon ng Presbyteral Council. So yun ay magiging San Antonio Nicolas, na San Nicolas, San Nicolas de Tolentino. Pero at least inaprubahan na. At paano ba sa ganyan na maging pari? Para una, dalawang pinakamen. The parish is to the care of soul, is an means by common law, a beneficiary by its purpose, distinct from any other. So, to care of the soul, para hindi na mapangalagaan, no? Tayo ay ilang taon na? 19 years? 20 years. Ilan ang taon na tayo last year? Last January? Yan. 20 ba? 20 years? No? So 20 years, tayo naging parokya para higit ng pangalagaan ng mga parokyano. And ito is the next common law, a beneficiary by its purpose, a distinct from it. Yung beneficiary po ito ay yung for the benefits. Kung sabihin, mayroong benefits na kinakailangan din tugunan para sa pangailangan ng pari. Yun ay alam naman natin na bahagi ng obligasyon na binibigyang pasin para higit na makatulong sa lalong paglalago ng pangalaga ng kaluluwa ng tao for the care of the soul. Para ano? Para paggamit ng kaligtasan. Pangalagaan, lalo ng pangalagaan ang sambayanang Kristiyano. And then, yung pangalawa, yung common good, ay mapangalagaan din po yung kalatayuan ng pari na ilalagay. So next. So, the parish is not just an office for answering questions correctly, but looking for answers that are correcting and life-changing. Correcting and life-changing. Nagtuturo, nagtatama, at nagbibigay ng bagong direksyon sa tao. Nagbibigay ng bagong direksyon sa tao. So, hindi lamang para mapatawad yung ating kasalanan o yung maging gabay nyo para higit na pangalagaan ng lipunan ating ginagalawa, ay matugunan din yung kanayuan ng bawat pananampalataya na lalong lumago sa kaisipan na alit, sabi mo alit, bilang mga anak ng Diyos. Kasi, alam nyo, sabi ko ng Santo Papa, lalong-lalong na yung panahon na ito, sabi niya, one time, sabi niya, no, kumisa nasasanay tayo na may nakita tayo ng halimbawa na isang tao na nasa kalsada na pulubi, kundi kaya isang batang busbusin sa kalsada, tapos nagbigay lang tayo ng barya, and then we go to our daily life, okay na. Sabi niyo sa ko, Papa, hindi ka pwede. Hindi mo pwede gano'n. Kapag masanay tayo na okay lang yung gano'n, na hindi tayo nag-iisip, it should be life-changing. Hindi lamang doon sa batang gusgusin. Ngunit sa akin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, anong pwede natin gawin? Na pagkilos para sa sitwasyon na pinabibilangan natin sa lingunan ng ating inagalawa. Bagamat po kumisa, pag pinag-usapan natin ang social transformation,
Ito po sa isang mga isyo na medyo pabigat. Kasi sanay tayo sa liturgical celebration. Pero yung social transformation, medyo pabigat. Medyo pabigat po dyan. Isa na nga po rito yung aming usapin ngayon sa panahon na ito. Yung usapin, yung binasa ko po sa inyo, yung sulat pastoral, yung death penalty, ay hindi ba pwede sabihin natin na okay lang yan? Walang umahangal. Sige, magpatayan kayo. Hindi lang na kasama dyan. Hindi ba pwede? It should be life-changing. Kasi bakit? It is what we are. Next. So, the parish in order to be life-changing should deal with what really matters to life. We have to deal with what really matters to life. Anong bagayo ng kanatayuan na inaharap ng lipunan ating ginagalawan sa kasulukuyang ating tinutulog ngayon? So, anong bagayo ng sitwasyon? Anong bagayo ng matters to life? Alam ko natin, iba-iba kasi yung matters to life. Pero sabi nga natin, anong bagayo yung mahalaga sa atin sa lugar na ito? Ano ba yung mahalaga sa atin? So na makita natin sa lugar na ito. Alam nyo, nung binabasa ko kasi yung ating mission-vision statement, yung mission-vision statement natin ay mission-vision statement tama ng ating diocese. So pagkaman mo, mas maharap na pagpili na kung saan yung pagkakanan natin sa pastoral ng pagkilos. Pero sa napakita natin na, ito naman yung gusto natin parating bilang parokya. Hindi lang yung gusto mo, kundi yung common. Yung common na, ito yung unahin natin. Ito yung unahin natin. Ginawa natin yan noong year 2000. Nagkaroon tayo na kung inyong maalala, naalam-lalo naman sa mga Paris Pastoral Council, na kung inyong maalala yung Night in Shadows, yung Survey 4, ano ba yung ating Light in Shadows? Nasaan yung ating Light in Shadows? Ano yung programa na dahil sa ating bigyan ng diin? So what really matters to you? What really matters to you? Ano talaga yung dapat natin nabigyan ng diin? So, hindi natin masasagot yung katanungan what matters for Paris kung wala ang kasagutan what really matters to you. Ano ba yung matters to you? Ano ba yung partido sa namin sa atin na bigyan ng higit ng pagpapahalaga? Kaya, kung Diyosin mo, mahalaga rin po yung Sunday kasi kapag sinabi natin yung parokya, ano ba yung puso? Ano ba yung puso ng tao? Ano ba yung puso ng tao? Ano ang puso ng ating parokya? Saan ba tayo patutungo? Saan yung ating, ano ba yung pinahalagaan natin? Ano ba yung binibigyan namin ng higit ng pagtulog? Alam niyo, sabi ko nga muna, kung niyo kung makita, sana po yung ating puntos doon. Kasi tinanong ko yung, ano gusto niyo magagawa natin? Yung muna kabila. Ay, medyo tumagal doon. Medyo napahinto. Pero kaya ako tinatanong, kasi what really matters to you? Kasi sabi niyo, yun muna. Kailan ko ito napaayos? Kasi medyo napatagal yun. Hoping na sana yung bagay na yun ang magpupustro kasi yun ang akala ko na muna that really matters. Ito yung pinasa ko lang later kasi iniintay lang yung para doon. So, kaya ito pumasok, ito po ang aking glory. At ito po ang aking kaya po mahalaga yung makita ko na ako po ay kinu-
puso ninyo. Kasi marami akong gusto na gawin. Kaya lamang, mahirap naman na ako lang. Kasi sabi ko, it is not, I am not the parish. Bagamat ako ang pura paroko, I will not be here forever. The parish is pari, lay, kung may religious, wala naman kahit religious dito, hindi katulad ng ibang parokya na may religious. No? Yun ang parokya. No? Tayo ang parokya. Pero ano, what matters to you? So ano ba yung dream ninyo? Kung isa kapag tinanong natin, ano ba yung, what matters to you? Ano ba yung dream ninyo para sa parokya? Meron ba kayong pangarap sa parokya? Ayaw ko kung may pangarap kayo sa parokya. Pero yung tanong ito, ano ba ang pangarap ninyo sa parokya? May pangarap ba kayo para sa parokya? Mayroon ba tayong, community na pangarap sa parokya? Ay, hindi ko lang alam kasi wala tayong survey. Pero may pangarap ba tayo sa parokya? Pinag-uusapan ba natin yung pangarap na ito? Kasi baka pa kami pangarap tayo, baka sa atin lang, ay sayang, kinakailangan din natin para marating yung pangarap na kinakailangan, pinagdinilay-ilayan natin, pinag-uusapan din natin kasi para makamit yung pangarap na ito. Ngayon, yun po yung mahalaga. Ano yung pangarap ninyo sa parokya? Pinag-uusapan ba natin yung pangarap sa parokya? Next. To distinguish it from fantasy. From fantasy. Iba yung fantasy at saka yung dream. Baka naman yung pangarap nyo sa parokya ay magkaroon tayo ng katedral. So, fantasy na yun. Katedral mahalap eh. Isa lang ang pwedeng maging katedral. Yun lamang po. Maliba na lang, kapag ang San Pedro ay maging isang diocese. Pero, yung sabihin nyo, fantasy na yun. Yung sabihin nyo ay nangangarap na ng isip. Kumisan sa ating buhay, yan, dalawa niya, titingin natin, ano ba yung dreams, ano ba yung fantasy. So, may mga example dyan, kung ano yung difference yung dalawa. Huh? Yan, ano ba yung dream ba yan o fantasy? Itong picture, dream ba yan o fantasy? Kaya may sabing dream, kaya sa kamahal. Kaya may sabing fantasy, kaya sa kamahal. Ay, hindi namin alam kung saan kayo. Asan ang inyo? Mga wala po, hindi ko po alam kung dream siya ng fantasy. Ha? Ulitin ko. Alam niyo, kumisan, nakita ko, kayo ay takot. Ano? Takot kayo. Hindi. Hindi tayo makakarating kapag tayo kayo tatakot. Matatakot kayo magkamali. No? Ay, huwag kayo matakot na mangarap. Huwag lang kayo mag-fantasize. Ulitin ko ulit. Sino may